Miyembro ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. MBC Network News, broadcasting nationwide, worldwide, and netwide. From MBC Manila Broadcasting Company in Pasay City, ito ang MBC Network News. Sa headlines ng MBC Network News, trending, paboritong street food na mga Pinoy na kunang nire-recycle para muling ibenta. Trending din, rider na putulan ng binti matapos makipagsalpukan sa isang 10-wheeler truck. Panibagong oil price rollback na kaamba bukas. Mindanao, pinangangambahang maging bagong kuta ng ISIS. Duterte, nanguna bilang most influential leader sa buong mundo ng Time Magazine. Sa good news, Pilipinas at Russia, nagkasundong protektahan ang mga OFW. Sa Alamba News, alamin ano-ano nga ba ang mga maritime tragedy na tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa News Discovery, Pet Cube na imbento. Balita mula sa Romania, libu-libong katao kinundi na ang abortion. Sa Game Now, Adamson Softball nag-7-peat sa UAAP. Showbiz, Richard Gutierrez ayaw sa mga pucho-pucho na proyekto. Sa Aliwan 100 Fiestas, ano nga ba ang mahaguyong festival? Video na nakunan pa sa isang pinakamataong lugar sa Pasay. Panoorin po ninyo ito. Report ni RHF 44, Viendacles. Kuhang-kuha sa video na ito ang ginagawang pagre-recycle sa isa sa mga paboritong street food ng mga Pinoy sa isang pwesto sa may Baclaran Church sa Pasay City. Sa video na in-upload ng isang Edward Evangelista, makikita ang isang lalaki na busy-busy sa paglilinis sa maruming semento sa likod ng kanyang food stand, na kung susuriing mabuti, hindi lang pala bastang gamit lamang ang kanyang inuhugasan, kung hindi ang mga itlog ng pugo na nakabalot sa orange na coating o mas kilala sa tawag na kwek-kwek, na tila ba nailuto pa noong mga nakaraang araw o mga natirang tindahan ng naturang vendor. Kung titignang mabuti, makikita na tinatanggalan lamang ng lalaki ang coating ng kwek-kwek upang hugasan at bahagyang patuyuin upang ilutong muli at ibenta na tila mga bagong gawa lamang. Umani naman ang iba't ibang reaksyon mula sa mga netizen ng nasabing video kung saan ang iba ay higit na nadismaya at nandiri sa ginagawa ng vendor. Habang ang iba naman ay tila ba walang pakialam at ayos lamang manu sa kanila ang ganitong siste sa mga food stands sa lansangan. Para sa MBC Network News, RH44, Viendacles, naglilingkod sa pagbabalita. Pasintabi po sa mga nanananghalian po dyan dahil ipapakita po namin sa inyo ang viral video na ito ng isang aksidente ng motorsiklo na nakasalpukan po ito ng isang 10-wheeler truck.
Isang paalala na rin po ito upang higit kayong maging maingat sa pagmamaneho kung ayaw po ninyong matulad sa kalunos-lunos na sinapit ng rider na ito. Iatid po sa atin niya, nagbabalik si RH 44, Vien Dacles. Duguan at putol ang paa ng lalaking ito matapos na makasalpukan nito ang isang 10-wheeler truck sa Tanza, Cavite. Makikita sa video na nakahiga na lamang ang isang lalaki na tila wala pa sa kanyang ulirat at hindi pa alam kung ano ang nangyari sa kanya. Maririnig naman na sa nasabing video ang paghiyaw at paghingi ng tulong ng isang babae dahil tila wala rin sino mang otoridad ang malapit sa lugar upang rumisponde. Makikita rin sa naturang video na hindi lang ang rider na naputulan ng binti ang tumilapon sa lansangan matapos na makita ang isa pang rider na nakahandusay rin at hindi pa malinaw kung ito ba ay buhay pa o binawian na ng buhay. Samantala, hindi rin malinaw kung ano ang ginawa ng truck driver o kung ito ba ay tuluyan ng tumakas sa kanyang mga obligasyon. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Good news po ito para sa mga motorista na katulad ko. Merong dagdag bawas po o magbabawas presyo sa presyo ng produktong petrolyo. Kung magkano ang dagdag bawas, o kasi iba may dagdag, iba bawas, alamin natin sa report ni RH48, Sheila Idubas. May panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa oil industry sources, magkakaroon ng rollback na 30 centavos kada litro sa presyo ng diesel, habang ang presyo ng kerosene ay bababa ng 20 centavos kada litro. Pero tataas naman ang presyo ng gasolina ng 15 centavos kada litro. Ito ang ika-apat na beses na oil price adjustment ngayong buwan, bunsod ng paggalaw ng halaga ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa mandala, pinangangambaha ng isang Australian minister na maging kuta o maging bagong kuta ng international terrorist na ISIS ang Mindanao. Kung bakit Mindanao ang tinatarget umano ng ISIS, alamin po natin yan sa report ni RH09 sa Nicasulia. Posibleng maging bagong kuta ng international terrorist na Islamic State of Iraq and Syria o ISIS ang Mindanao. Babala ito ni Australia Foreign Minister Julie Bishop makaraang tawagin ng ISIS na emir ang leader ng Abu Sayyaf na si Esnelon Hapilon. Ayon kay Bishop, isa ito sa mga isyu na tinalakay niya kay Pangulong Duterte at kung mangyayari ito, lalapit ang ISIS sa Australia. Una rito, sinabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na inatasan ng ISIS si Hapilon na ilipat ang base ng Abu Sayyaf at ISIS sa Central Mindanao. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Police Maynila, biktima ng heat stroke. Naku, ilang taon na kaya itong police na to? Kumusta na kaya? Alamin natin ang live report ni RH29, Boy Gonzales. Kuya Boy. Dennis, bata pa. Kaya pinag-iingat ng pamunuan ng kanilang police district ang kanilang mga membro sa matinding init ng panahon. Sa ginanap na flag racing ceremony kanina sa headquarters ng MPD, inanunsyo ni Senior Superintendent Bartolome Bustamante ang pagkamatay ni Police Officer 3, Leo Marcelo, 40 anyos na katalaga sa Remedios PCP, nasakop ng Station 5 ng Manila Police District. Si P.O. 3 Marcelo ay nakatalaga sa mga lugar na sakop ng Remedios nang biglang bumagsak dahil sa sinasabing matinding init kahapon. Naisugot pa siya sa Manila Doctors Hospital si P.O. 3 Marcelo, ngunit dead on arrival sa naturang hospital.
si Uri ang katawa ang mga labi ni Piotr Marcelo sa kanyang pamilya sa Lariga ng Kalinga. Sa inisyal na pagsusuri daw ng mga doktor, heat stroke ang ikinamatay ni Piotr Marcelo. Pagkagaling nito, pinapayuan ni Senior Superintendent Bustamante ang kanilang mga tao na panatiling malusog ang pangatawan at sumilo kapag may pagkakataon dahil sa papatinding init na ng panahon. Oo. Kuya Boy, wala bang ano? Wala bang ibang sakit ito? Baka nag-grumabi lang? O, siguro. Kung may kauting karamdaman to, gumrabi dahil sa matinding init. Oo. Sinasabi, biro mo, 40 anos, bata pa. Oo. At sa tinding init, ilang araw na, Dennis. Oh. Ang payo nga, kapag lalo na yung mga traffic enforcer natin, yung mga beat patrol, madalas nang uminom ng tubig para makatiyak. Mas safety dahil sa mas maraming tubig, makakaiwas tayo sa mga heat stroke dahil sa panahon ngayon, panahon na talaga ng tag-init. Oo nga, kasi iniisip ko lang, Kuya Boy, yung ating Aliwan Fiesta nga, pag dito sa harap mismo ng MBC, init na tayo, inom tayo ng inom ng tubig. Ikumpara mo naman dyan sa mama na yan, siguro maghapon talaga nakabilad sa araw yan, Kuya Boy. Oo, kaya sa ngayon, pagka kahit nala sa loob karoon ng bahay, siyempre mainit yung mga singaw. Oo. Kahit na yung singaw ng ventilador, yung mga electric pad, di ba? Misa mainit na sobrang init. Tama. Kaya yun nga, ang pinapayo, basta talagang iba kasi hindi agad nararamdaman, baka kala nila ganun lang, kaya pa nila. Oo. Pero basta sigurado, uminim na palagi ng tubig para iwas na sa at maging iwas na sa mga ganitong pagkakatao dahil sa may mga biktima ng heat stroke. Mm. Ang unang-una, Police Manila pa. Mm. At naging biktima ng heat stroke. Sana pag-usapan, Kuya Boy, yung bang tubig na iniinom nila, sinusupply o sila mismo gumagastos dun? May mga ano naman sila diyan, may mga allowance. Yung mga mineral water sa mga presinto naman eh. Oo. Magkano lang yung yung pagmarami, 20 pesos lang isang galon na malaki. Bagay. Oo. Okay, so siguro mag-ingat na lang din ano, at inom-inom ng tubig. Lalo-lalo na yung mga batang kamukha natin na Dennis, tama talaga. Tama yun. 32 anos na ako. Kahit na bata pa, para sigurado, ingat. Lalo lang yung panahon ng tag-init. Okay, maraming salamat kayo, Boy. Mula sa Manila, Bagusan, sa aray sa atin, dahil naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, Kuya Boy, at sa ibang balita na muna tayo. Nangunguna bilang most influential leader sa buong mundo si Pangulong Duterte sa Time Magazine. Kung sino ba ang iba pang personalidad na pasok sa listahan, alamin natin sa report ni RHL 44, Vian Dacles. Nangunguna si Pangulong Rodrigo Duterte sa 100 Most Influential People in the World ng Time Magazine. Ito'y matapos magbukas ang online poll noong Biyernes. Nakuha na ni Duterte ang 4% ng total votes na mataas kumpara sa iba pang personalidad tulad ni na Pope Francis na may 3%, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Beyonce at German Chancellor Angela Merkel na kapwa may 2%. Kasama rin sa listahan sina US billionaire Bill Gates at leader ng iba pang mga bansa na sina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Isasara ang online poll sa April 16 kasabay ng Easter Sunday at iaanunsyo naman sa April 20 ang Time 100 list. Para sa MBC Network News, Orange 44, Vian Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, pinaiimbestigahan na sa Kongreso ang mataas na bayad sa e-passport. Kung bakit inireklamo ito ng labor unions. Alamin natin sa report ni RHL 48, Sheila Idubas. Hiniling
ng isang umbrella organization ng labor unions na Philippine Association of Free Labor Unions o PALU sa Kongreso na imbestigahan ang e-passport project ng pamahalaan para maging abot kaya ito lalo na sa mga OFW. Tinawag ni Terry Tuazon, Pangulo ng PALU, ang e-passport project na anti-worker dahil masyadong mataas ang halaga ng bagong digital passport. Ang e-passport na inisyo ng DFA ay nagkakahalaga ng 950 pesos plus 250 pesos para sa overtime charges kung nagmamadali ang aplikante. Nagkakahalaga naman ng 550 pesos to 700 pesos kung gustong mapabilis ang lumang maroon-colored machine readable passport o MRP. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa Mandala, bayad sa e-passport, anti-worker ayon sa PALU. Magbabalita si RH06 Sherwin Bata Alfaro. Planong paimbestigar ng Philippine Association of Labor Unions o PALU sa Kongreso ang di umano'y hindi makatwirang halaga ng pasaporte. Kinala na PALU may anomalya umano sa e-passport project ng DSA para na rin mapababa ang presyo ng pasaporte. 950 hanggang 1,200 pesos ang e-passport na mas mataas mula sa dating 550 hanggang 750 pesos na machine readable passport. Ayon sa grupo, overpriced ang digital passport sapagkat hindi makatarungan ang pagtataas sa presyo nito dahil wala namang malaking enhancement bukod sa electronic chip na nakakabit sa booklet. Anti-worker umano ang naturang pagtataas presyo lalo pat karamihan sa mga kumukuha ng pasaporte ay pawang mga OFW. Kinwestiyon din ng PALU na hindi dumaan sa procurement procedure ang pagbibigay ng Department of Foreign Affairs sa naturang halaga ang multibilyong pisong kontrata ng APO sa production unit na siyang nag-ipag-partner naman sa DFA kasama na rin ang United Graphics Expression Corporation siya nag-imprenta ng mga pasaporte. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Batalfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Paghabol sa umano'y mga nakaw na yaman ng mga Marcos, posibleng papila ng Office of the Solicitor General. Magbabalita si RH14 Let Narciso Abinales. Tinotoo ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang pagsusulong na mapalawak ang tungkulin ng Office of the Solicitor General at buwagin na lamang ang Presidential Commission on Good Government at ang Office of the Government Corporate Counsel. Inihain ni Alvarez ang House Bill No. 5233 o ang OSG Charter na nagdalayong pag-isahin ang mga trabaho ng may kaugnayan sa government-owned and controlled corporations at pagbawi sa mga illegal na yaman sa ilalim ng pangunahing law office ng gobyerno. Binanggit ni Alvarez na kadalasan rin namang ipinapasa ng OCGG sa OSG ang mga hawak na kaso nito at ang OSG din ang kumakatawan sa PCGG. Sa ilalim ng panukala mula sa pagiging attached agency ng Department of Justice ay ipapailalim ng OSG sa Office of the President para maging independent at autonomous office. Ang OSG ang magre-review ng lahat ng kontrata ng GOCC at magpapatupad ng property insurance law. Para naman sa PCGG functions, ang OSG na ang magtutuloy sa paghahain ng mga kaso at pagbawi sa mga ill-gotten wealth kabilang ang sa mga Marcos. Yan ang DZRH News, Let Narciso Abinales, RH14. Nagilingkod sa pagbabalita. Samantala, isang ginang ang humingi ng tulong para mahanap ang kanyang 14 anyos na pamangkin na may diferensya sa pag-iisip kung saan huling namataan ang minor de edad na ito. Alamin natin sa report ni RH09, Sunny Casulia. Humingi ngayon ng tulong ang isang ginang matapos na sumakay ng bus mula sa Laguna patungong Quezon City ang kanyang 14 na taong gulang na pamangkin na may diferensya sa pag-iisip. Ayon kay Rowena Talia Malanggit, galing pa sila ng San Roque, Victoria, Laguna at 7 araw nang naglilibot sa Quezon City para mahanap ang kanilang nawawalang pamangkin. Sumakay umano ng DLTB bus na may plate number UYC-432 ang dalaga na may suot na maong na pantalon at pink na t-shirt at bumaba sa Cubao hanggang huling namataan sa Quezon City. Paliwanag ng tiyahin, hindi nila alam kung bakit umalis ang dalagang parehong pipi at bingi dahil maayos naman umano ang pag-aalaga nila dito bagamat hiwalay na ang mga magulang nito. Yung pong sana yung kung may kumukup-kup man sa akin pamangkin sana pakibalik nyo na lamang para makasama uli namin siya.
Mahal na mahal namin ito. Kaya lang eh, nagkaganito. Sana maunawaan nyo kami. Ibalik nyo sa amin ang aking kamangkin. Yung cellphone number na lang ho na maaaring tawagan. Ito po. 09909933847544 po. Kung sana po may mga nakakalat naman po na ganito po dun sa... Si Pinanay, anong pangalan na lang po ninyo? Ako po si Rowena Malagit. Pamangkin ko po si Per Elaine Cornelio. Anong grade na po siya? Speed po siya, hindi ko po maano kung ano grade na niya. Basta po sa speed po siya nag-aaral sa Victoria Laguna. Opo. Para sa mga makakakita sa dalaga, maaaring makipag-ugnayan sa tiyahin nito si Jonalyn Talia Paraan sa numerong 0908-451-8777 o kaya kay Michael Permentilla 0999-338-4754. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa showbiz, Sarah Jeronimo inayawan ang pagiging Darna. Magbabalita si RH 43 si Rocky. Hinding-hindi tatanggapin ni Sarah Jeronimo ang role na Darna kung sakaling i-offer man sa kanya ito. Ayon kay Sarah, kung gusto umano ng mga tao sa likod ng Darna na makita ang superheroine na naka-jumpsuit ay okay sa kanya. Anya, bukod sa napakalaking responsibilidad na nakaatang sa balikat ni Darna, inaabangan din umano ng mga tao ang pagtutupis nito at ang ganda ng katawan nito, kaya't hindi umano talaga para sa kanya ang Darna dahil hindi naman daw niya kayang magtupis. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang iyan, mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL, Showbiz at Chismis Live. At yan aking balita, ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng Showbiz. Isang kasunduan ang nakatakdang lagdaan ng Pilipinas sa Russia kung saan inaasa magbe-benefit dito ay ang mga kababayan nating OFW. Ano po ito? Alamin po natin sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Inaasahang malalagdaan na ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Russia na naglalayong protektahan ang kapakanan at karapatan ng mga overseas Filipino workers. Yan ay makaraang magpulong sina Philippine Ambassador to the Russian Federation Carlos Sureta at Evgeny Ivanov, Director ng Consular Services Department ng Russian Ministry of Foreign Affairs. Bukod sa mga OFW, target din ng kasunduan na maprotektahan ang mga Russian nationals na bumibisita sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa 5,000 hanggang 10,000 Pinoy ang naninirahan sa Russia. At sa pamamagitan ng kasunduan ito, inaasahang mas lalo pang titibay ang pagkakaibigan ng dalawang bansa. At yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Nitong Miyerkules po lamang, naiahon mula sa kanyang pagkakalubog ang barkong MV Sewol sa karagatan ng South Korea. Pero alam niyo ba kung ano-ano mga maritime tragedy na tumatak sa kasaysayan ng Pilipinas? Alamin po natin sa report ni RH49 Rita Salonga. Makalipas ang mahigit kumulang 3 taon mula nang mangyari ang trahedya, noong nakaraang Miyerkules ay inihaon na mula sa kanyang pagkakalubog ang MV Sewol. Ang MV Sewol ay lumubog sa may karagatan ng South Korea. Papunta sana ito sa Jeju Island noong 2014. Ayon sa imbestigasyon, sadyang mabilis daw ang takbo ng nasabing barko at overloaded. Sa 476 pasahero nito, halos mga estudyante sila na papunta sana sa isang field trip. Mahigit 304 ang namatay sa nasabing trahedya.
Naging masaklap ang pagkamatay ng ilan sa mga ito, lalo na ng mga estudyante dahil sumunod lamang sila sa naging kautusan na huwag lalabas ng kanilang mga kwarto. Kahit ang iba sa mga crew mismo ng barko ay nagtalunan na. Isang taon matapos ang trahedya, nahatulan ng parusang habang buhay na pagkakakulong ang kapitan ng barko. At ang ilan sa mga nag-survive na crew nito ay nahaharap rin sa parusang pagkakakulong. Siyam na katawan pa ng mga biktima ang hindi pa nakikita. At sa pag-ahon ng nasabing barko, may pagkakataon na malaman kung andun pa nga ang mga ito at bigyan ng linaw kung ano nga ba talaga ang nangyari at bakit ito biglang lumubog. Isa lamang ang paglubog ng MVC Wall sa mga aksidente sa dagat na kumitil ng maraming buhay. Sa Pilipinas, ang MV Doña Paz, ang MV Cebu City, MV Don Juan ay ilan lamang sa mga insidente kung saan pinagluksa ng buong bansa ang nangyaring trahedya. Para sa kabuuang balita, mag-logon lang sa www.tcihnews.com. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Good news po para sa mga pet lover, na imbento na po ang Pet Cube na makakatulong umano para mamonitor nyo ang inyong mga alaga kahit malayo po sila sa inyong tabi. Kung paano ito ginagamit, alamin po natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Are you a pet lover na hindi halos makaalis ng bahay dahil mamimiss mo ang iyong mahal na alaga? Well, hindi na kailangan pang mag-suffer ang inyong trabaho dahil sa kakaisip mo sa kanila. Ito'y sa pamamagitan ng PetCube, isang interactive Wi-Fi camera para sa iyong mga pet. Ang PetCube ay may real-time video at built-in laser pointer kung saan ang owner ay maaaring lumakad, makipag-usap at makipaglaro sa kanilang pets mula sa kanilang smartphone. I-download lamang ang PetCube app sa inyong iOS at Android phone at presto! Makikita at makakalaro nyo na ang inyong mga alaga. Ang PetCube ay may dalawang gadgets. Ang isa ay para sa pakikipaglaro sa inyong mga alaga. Tinatawag itong PetCube Play, habang ang ikalawang gadget ay para sa pagbibigay ng reward sa mga ito na tinatawag namang PetCube Bites. Sa pamamagitan ng PetCube Play at PetCube Bite, hindi na mag-aalala ang mga mahihilig sa pets na iwan ang kanilang mga alaga sa bahay. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Romania, libo-libong katao kinundina ang aborsyon. Libo-libong katao ang nagmarcha sa mga kalsada ng Romania at Moldova para iparating ang kanilang pagkundina sa aborsyon bilang bahagi ng kanilang March for Life campaign. Batay sa mga organizer ng March for Life, idinaos ang mga rally sa mahigit 300 bayan sa dalawang bansa. Matatandaan na ipinagbawal ang aborsyon sa Romania noong panahon ng diktador na si Nicolae Ceaușescu, na pinatay naman noong 1989 matapos ang nangyaring rebelyon laban sa kanya. Pero naging legal ang aborsyon noong 1990, kung saan tinatayang 992,000 abortions ang naitala sa naturang taon lamang. Samantala, Earth Hour ginunita sa buong mundo. Muli na namang nagdilim ang maraming bahagi ng mundo sa loob ng isang oras kasabay ng aktibidad sa taunang Earth Hour. Milyong-milyong katao mula sa mahigit 17 bansa ang nakibahagi sa 11 taon ng paggunita sa Earth Hour na ginanap sa buong mundo mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng gabi. Ang isang oras na pagpatay ng ilaw at ilang pang mga appliances na nagbubunga ng carbon ay pagpapakita ng commitment sa paglaban sa climate change. Nito libo-libong mga pamosong landmarks at monumento ang nakaisa sa Earth Hour, kabilang na ang Empire State Building, Las Vegas Strip, Eiffel Tower sa Paris, Sydney Opera House at Pyramids sa Egypt. Para sa MBC Network News, RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita.
Nakuha muli ng Adamson Softball Team ang UAAP Softball Championship sa kanilang ikapitong sunod-sunod na pagkakataon. Ito ay matapos talunin ng Adamson Softball Team ang UST sa Game 2 ng kanilang Best of 3 Final Series. Dahil sa magandang pitching ni Adamson pitcher Laika Basa, nakuha ng Adamson ang panalo sa final score na 3-1 sa Rizal Memorial Baseball Stadium. Walong batter mula sa UST ang na-strike out ni Basa habang nakakuha naman siya ng 3 hits sa opensa. Dahilan para parangalan siya bilang Finals MVP. Tinapos ng Adamson kasama si Coach Ana Santiago ang elimination round na may 11-1 record at tinalo ang UP sa semifinals para makarating sa finals. Ang Adamson Softball Team rin ang kasalukuyang title holder ng pinakamahabang winning streak sa UAAP na 73 straight wins. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi na basta-basta tumatanggap na lamang ng mga proyekto si Richard Gutierrez. Ito ang kinumpirma ni Annabel Rama kung saan sinabi umano sa kanya ng kanyang anak na kung mga putyo-putyo lang naman ang proyekto ang ino-offer sa kanya ay hindi niya ito tatanggapin. Ito umano ang dahilan kung kaya't hindi gaanong active sa showbiz ang kanyang anak dahil hindi nito gusto ang mga offer na proyekto. Ang iba pang detalye tungkol sa balitang yan mamaya alas 12 ng tanghali sa aking STL Showbiz Chismis Live. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Patuloy ang pag-init ng ating panahon. Opisyal na nga bang nagsimula ang panahon ng tag-init sa ating bansa? Alamin po natin ang latest weather situation sa buong kapuluan mula kay RH44, Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Posibleng ngayong linggo na ideklara ng pag-asa ang pagsisimula ng summer season o panahon ng tag-init. Ito ay makaraang maitala sa 34.3 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila bago mag-alas 3 ng hapon kahapon. Ang pinakamainit na naitala ng pag-asa ngayong taon. Ayon sa pag-asa, maaaring magsimula na ngayong linggo ang panahon ng tag-init dahil hindi na mararamdaman na sa bansa ang epekto ng northeast monsoon o amihan. Dagdag pa ng Weather Bureau, posibleng mas mainit ang mararamdamang temperatura ngayong araw na ang heat index o init na mararamdaman ng katawan ay maaaring umabot sa 35.9 degrees Celsius. Nagbabala rin ang pag-asa na posibleng pumalo sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang temperatura sa Hilaga at Gitnang Luzon, gayon din sa Mindanao na sa mas darating o sa mga darating pang mga araw at ito ang dapat paghandaan ng publiko. Nagpakita ang araw kaninang 6 o'clock ng umaga at lulubog naman mamayang 6:05 ng gabi. At para naman sa ating 5-day weather forecast, at ito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Ayun! Less than a month na lang po, Aliwan Fiesta 2017 na. At tuloy-tuloy na po ang ating paghahanda para sa tinaguriang Festival of Champions. Pero bago tayo mag-excite po sa mga abangan nating festivals na kalahok sa street dance competition, reyna ng Aliwan at float competition sa grandest festival in the Philippines, kilalanin muna natin ang mga piyestang ipinagdiriwang rin ng bawat rehiyon sa ating bansa. Hatid ng Aliwan Fiesta featuring 100 fiestas in the Philippines. And for today, tampok po natin ang Mahaguyog Festival. Tara na't kilalanin natin mabuti ang ating kultura at mga kasiyahan. Let's watch this. Aliwan presents 100 Fiestas in the Philippines. Ang Mahaguyog Festival ay ginaganap tuwing huling linggo ng Pebrero hanggang Marso 7 sa munisipalidad ng Santo Tomas, Batangas.
Ang terminong mahaguyog ay mula sa pinagsamang salita na mais, halaman, gulay at nyo. Nagsimula ang nasabing festival noong unang panahon kung saan ang nasabing lugar ay halos napapalibutan ng mga taniman ng mais. Abangan ang mga festival champions sa Aliwan Fiesta Festival of Champions 2017. April 20, 21, and 22, 2017. Watch it live dito sa DZRH News Television, Facebook at YouTube Live Channel at DZRHnews.com. Ilang araw na lang bago mag-Aliwan Fiesta? We only have how many days to go? We have 26 days to go before Aliwan Fiesta 2017. Nararamdaman na ang mga heat stroke. Nararamdaman na mga kainitan sa buong Pasay. Ibig sabihin yan, hudyat na po ng Aliwan Fiesta. Ako'y, hindi naman ako nagsasunblock eh. Ako'y mas gusto ko medyo may, anong tawag dito? Yung palatandaan na ikaw ay umitim. Oo. Kaya, iniimbitahan po natin ang lahat ng mga nabot ng ating broadcast na puntahan po ang Aliwan Fiesta dito po mismo sa harap ng Aliw Theater at magsama-sama tayo panoorin ang mga nagbobonggahan at mga naglalaki ang fiesta dito sa Pilipinas sa magitan ng Aliwan Fiesta 2017. At sumayin nyo na naman ang kalating oras sa ating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 11 po ng umaga, tuloy-tuloy po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.